Hi! It's running time again! Mga kapinagpala, dahil tayo ay nag-vlog sa sibuyas, hindi kumpleto ang paggisa kung walang bawang. Excited ako dahil update natin ng aking vlog tungkol sa sibuyas. Anong nangyari sa sibuyas natin na itinanim? Tararan! Ito na siya! Naalala nyo? Nagtanim tayo ng dalawang sibuyas. Yung isa ay buo, isa ay pinutol natin. At yung dalawang spring onion ay itinanim din natin. So, titignan natin ha, yung malaki na bulb, yung buo, ay wala pa siyang tubo. Pero yung maliit na tinanim natin, yung pinutol natin, yung may ugat, tignan natin, no? Napakaganda. Meron na siyang mga dahon. May dalawang shoots na lumabas mula doon sa pinutol nating sibuyas. Mas mabilis ang pinutol. At mas magandang balita ito. Why? Kasi pag pinutol natin ang sibuyas, mailuluto pa natin yung kalahati or 3/4 at yung 1/4 na itinira natin ay itatanim na natin. And now back to your regularly scheduled program. Ito ang bawang. Pag tayo nag-isa, bawang at sibuyas ang ating iginigisa. Paano ba magtanim ng bawang? Parang ang hirap naman itanim. Pero alam nyo, hindi mahirap. Dahil nung isang araw, nagtanim ako. That was Monday. Ngayon ay Friday. Tignan nyo, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, limang araw lang. In 5 days, papakita ko sa inyo, meron ng tubo ang aking mga bawang. Tignan natin, tinanim ko lang siya sa disposable cup at ngayon ay meron na siyang tubo at nakahanda na para ilipat natin. Look, ang dami na niyang ugat. Yung mga white na yan, yan ay ugat ng bawang. Ganito po ang ating gagawin. Una, ito ay may balat. So, babalatan natin. Balatan natin siya. Okay. Mabilis lang siyang balatan dahil tuyong-tuyo naman. Ayan. Wow. Pagkatapos, putol-putulin natin. Hati-hatiin ang bawang para lumabas ang individual bulb niya. Kukuha tayo ng isang bulb para ipakita ko sa inyo paano ako magtanim. Okay? Ito po. Ang aking biyanan ang nagturo sa akin ng mabilis na pagpatubo ng bawang. Binabalatan. So, babalatan na hindi mo masisira yung pinakadulo. Okay? Pag mahirap balatan sa taas, dito sa ibaba natin babalatan. Ayan. Okay? So, ngayon, nabalatan na natin. Individually, babalatan natin ito. Kukunin natin lahat ng buo. Okay? Lahat ng buo ang bulb. Look. Ayan. Ito, tinatanggal ito. Aalisin mo yan. So, at hindi yan kasama sa ating gagawin. Yung mga maliliit, yung nasa gitna, di ba malalaki ang nasa sides? Sa gitna, maliliit. Ito, hindi ko na siya tinatanim dahil siguradong maliit din ang magiging bulb nito. Kaya ito ay handa ko na para panluto. At naghanda ako
kanina pa ng mga nabalatan ko na. Here. At ito ay ating itatanim. Kuha tayo ng paso. This time, bumili ako ng paso para marami akong supply. Alam nyo, may konting kwento lang ako. Meron kami dito naging kasama sa bahay. Si Lola Feli. Alam nyo ba na pag bumili kami ng bawang, ayaw niyang magluto na dry yung bawang. Ang gusto niya, lahat ng bawang na gagamitin niya ay fresh at may tubo. Alam nyo, ang bawang nasisira. Pag yan ay matagal sa taguan, nagkakaroon ng bukbok. Nagkakaroon ng maliliit na hayop na kumakain sa kanila. At nagkakaroon siya ng brown area na hindi na natin siya makain. Yung style ni Lola Feli ay ang pinakamagandang style. Dahil ipinatanim niya lahat, and every time siya ay magluluto, doon siya sa garden kumukuha. Kaya walang problema. Pag wala ka mabili sa palengke, meron sa garden. So, ang una natin gagawin, kung meron kayong palangganang sira, meron kayong mineral water na lalagyan na hindi na ginagamit, pwede nyo rin gawing pot. So, ngayon, yun palang mga balat na kinuha natin ay pwede natin gawing base. Dahil ito po ay very nutritious din ito para sa ating tanim. So, ilalagay natin siya as base sa ating halaman. Ayan. Sa ating taniman. And then, lalagyan na natin siya ng lupa or mixed soil. Kung wala kayong mixed soil, kahit anong lupa, pwede niyong gamitin. Lagyan niyo lang ng mga pinato yung dahon, pwede na po yun. Para lalong gumanda ang ating halaman, anong gagawin pa? Ito. Hindi ito broas na po, pinapay. Lalagyan ko lang po ito. Ito ay powdered, mausok, powdered eggshell. Lagyan natin ng powdered eggshell. Kunti pa. Ang dami naman siguro ng eggshell sa bahay nyo. Sinong mahilig sa piniritong itlog? Halo lang natin. At lagyan din natin ng vermicompost. Ito po ay marami sa amin dahil kami mismo ang nag-aalaga ng vermis. So ilagay natin. Oops. Yan. Para siguradong maganda ang ating halaman. Para malusog ang ating mga sibuyas at bawang. Yan, mix well. Ayan. So, dagdagan po natin. Siguradong hindi ako mauubusan ng supply ng aking bawang. Ayan. Wow! Ang dami! Ang ganda nito ilagay sa tabihan ng ating bahay kung saan merong init ng araw. Ang bawang, by the way, gusto ng init ng araw. At ready na para lagyan ng tanim. So, taniman na po natin. Ang bilis, kahit bata, pwede magtanim. Here. Kung gusto nyong maglaman, you need 2 to 3 months para magkaroon siya ng laman.
Pero kung katulad ng sinabi ko sa inyo na every time gusto nyong magluto ay may makukuha kayo, ilapit-lapit natin ang tubo, ang pagpapatubo. Kasi hindi mo naman habol na mabuo siya katulad nito. Kundi ang gusto mo lang ay fresh. So, magbubuo rin siya, pero hindi pa siya aabot sa ganito. So, anytime, pwede kayo mag-harvest. So, lalagyan natin. Ayan. Naku, pwede kayong magtanim kahit anong daming gusto nyo. Wow! Ang sarap kaya magtanim. Lalo na pag nakikita mo na tumutubo sila. In 5 days, makikita mo na ang mga dahon nito. So, expect na marami kayong harvest. Okay din naman mayroong kaunting balat. Pero, yun nga, mas mabilis talaga lumabas ang dahon noong nabalatan na. So here in between, maglalagay tayo para mas madami. Huwag lang baligtad. Kasi pag baligtad ang pagkatanim nyo, ito ay sa baba. Itong pointed ay nasa itaas. Wow! Ayan, marami pa akong itatanim. So, ayan, napakaganda ng aking halaman, ng aking bawang. And expect that in 5 days, lahat sila ay meron ng dahon. At kailan ko pa siya maha-harvest? Kahit anong oras. Basta meron na siyang dahon, pwede mo na siyang i-harvest at iluto. Yung hindi mo ma-harvest, siguradong yun ay lalaki-laki pa ang bulb niya. Pero yung gusto mo nang i-harvest, kahit hindi pa masyadong malaki ang bulb, ma-harvest mo na siya. Ang bawang, ganun din. Ang sibuyas. Ang sibuyas, kung gusto mong i-harvest agad, kayang i-harvest. Hindi naman tayo nagtatanim para pangbenta, ang tinatanim natin ay pangluto. So, kung gusto mo available ang bawang at sibuyas sa iyong pagluluto, dapat maging available siya sa inyong garden. Kaya, may bawang ka na, may sibuyas ka pa, kayang-kaya nang mag-isa. Okay? So, look, I'm done. Nakita niyo na? And expect na in 5 days, ay ganito na siya, meron na siyang dahon. So, pwede nyo na siyang i-harvest or pwede nyong hintayin na lumaki-laki ang bulb. Ngayon, hindi naman pwedeng nakalabas yung bulb niya, patulad dito. Kaya nga ito, this is for transfer. Ito naman, pwedeng hindi nyo na siya i-transfer. Dagdagan nyo lang ang lupa, taasan nyo ang lupa, para yung bulb niya ay nasa ilalim ng lupa. So, ang makikita mo lang dito ay ang dahon. Hindi mo na makikita ang bulb. At ngayon, meron uli akong inihanda sa inyo na verse para masayang buhay. Hindi lang tayo nagtatanim, nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Sa Philippians chapter 2, verse 14, ang sabi po dyan ay, do all things without murmurings and disputing. Lahat ng bagay dito sa mundo ay pwedeng pag-awayan. Lahat ng bagay dito sa mundo ay pwedeng hanapin ang dahilan. Ngunit, kung minsan, yun din ang dahilan kaya nag-aaway-away tayo. Yung bang ang hirap i-accept ng isang bagay? Para bang lahat ng bagay ay didiskusyonan, lahat ng bagay pagtatalunan? Ang Bible, ang Book of Philippians ay nagsasabi na do all things without murmuring and disputing. Imbis na mag-murmur, mag-isip ng paraan. Imbis na mag-away-away, gumawa
ng paraan upang ma-solve ang problem. Mahalang sibuyas, huwag sisihin ang mga hoarders, huwag sisihin ang gobyerno, magtanim. Mahal ang bawang, magtanim. Ang hirap itago kasi nasisira, magtanim. Pag tinanim mo, hindi nasisira. Sabi ko nga kanina, anytime you can harvest, anytime you can cook, pag gusto mong magluto, nandyan lang. Ang kailangan lang ay sipag at tiyaga sa ating parte. Maging masipag, maging matiyaga, maging wise, humingi ng tulong sa Panginoon kung anong dapat gawin para hindi maibsa natin ang hirap ng buhay. Maibsa natin ang sobrang inflation, ang sobrang mahal ng mga bagay-bagay. Ay, nakukulang ang sweldo ng asawa. Kayang-kayang tulungan ng asawa, magtanim. Maging masipag. Okay? Philippians 2:14, do all things without murmuring and dispute. Okay? This is all for now, and I'll see you again next time.